huwag po kayong matakot yung FOMO, fear of missing out. Hindi po totoo yun dahil kung kakailanganin nyo talaga ang isang bagay, discounted yan o hindi, makakatipid kayo o hindi, kung kailangan nyo talaga, bibilin nyo po yan. Kasama niyo Radyo Man, Jenny Pahilanga, dito lamang sa RMN Central Servicio. At dahil Miyerkules ngayon, pera, payo, pag-ibig at pamilya tayo, pero oops, dun tayo sa usapang pera. Minsan ang hirap, ano, sabi nila Radyo Man, Jenny, ano ba yung pagtitipid-tipid-tipid na yan o tipid tips? Eh, wala nang titipirin. Wala nang budget, Radyo Man, Jenny. O, may mga paraan pa rin yan, di ba? At syempre naman, mamaya pag-uusapan natin ang mga tipid tips na ibibigay sa atin ang ating financial guru para sa ating mga nanay. Dahil araw ng mga nanay natin sa Linggo. Advance Happy Mother's Day po ha sa lahat ating mga nanay, mama, mamu, ano ba bang katawagan ninyo, mami. Isa lang yan ang ating mga ilaw ng tahanan. Dahil kasama ko ngayon ang aking paboritong ano, ha? Speaker pagdating ho sa usapang kaperahan. Napakagaling. At sayang yung get up niya. Bagets na bagets sa ating kaibigan. Ang ating pong financial guru from Colaica Foundation, Mr. Armand Benko. Sir Armand, magandang hapon. Yes, magandang araw, Radyo Man Jenny, at sa lahat ng takapakinig. But anyway, Sir Armand, Mother's Day kasi sa Sunday, yung mga nanay natin. Kaya ang ino ko sa iyo, ang hiniling ko sa iyo, Sir Armand, yung mga tipid tips naman diyan, usapang pera. Alam mo naman yung mga nanay, yan ang gusto usapang pera. Well, go ahead. Meron tayong mga maikli lang na mga tips, no? Number one, dapat po mula noong nag-umpisa pandemya at quarantine last year, natuto na tayo sa kahalagahan ng paglilista ng inaasahang gastusin at meron tayong nakatabi pang hindi inaasahan na gastusin, yung emergency. Okay? So, ay paborito, laging bukang bibig, Radyo Man Jenny, na budget. Dapat alam natin magkano ang gagastusin natin sa kabuuan ng Mayo at kano na ang nagastos natin mula May 1 hanggang May 5. So, actual na nagastos at gagastusin pa, dapat po yan ay nakalista, alam na alam natin, kwentado na natin kung magkano pa ang ating kakailanganin. Pangalawa, dahil hindi man tayo nakakapunta sa nakakalabas madalas, Radyo Man Jenny. Oo nga. Siguro ikaw ay aamin din, katulad ko, hindi naman mali, hindi naman masama yun. Yung online buying, online shopping, miski na ang bukang bibig ng tao, ano pang titipirin, wala nang pera. Actually. Diba? Pero cuts across all social classes. Wag naman po, hindi po ako nang lalait. Yung mahirap, middle class at mayaman magko-contribute sa 300 to 500, depende kung anong item, 1,000%. From 300 to 500 to 1,000% online shopping. Hindi man tayo nakakapunta, sabi ng iba, uy, madali magtipid ngayon dahil work from home, stay at home tayo, bawal mamasyal, walang masyadong unnecessary expenses. Correct. Pero ang paggastos po ngayon, hindi na yung babangon tayo, lalabas tayo ng bahay, malamang magbibihis pa tayo at babiyahe tayo para pumunta doon sa lugar ng gastusan. Oh. Ngayon, bubuksan lang natin ang cellphone natin. Ayan. O kaya may maririnig ka, Radyo Man Jenny. Ano sabi? Shopee. Yung pala yun. Di ba? Tunog ng tunog. Buwan-buwan naman po yan. 5-5-6-6-7-7-8-8-9-9-10-10-11-11-12-12. Yung kaugalian na Radyo Man Jenny, yung FOMO, F-O-M-O, narinig mo na ba yon? Hashtag FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Uy, sale ngayon, 5-5, May 5. Baka mamaya, hindi natin mapakinabangan, sale ngayon. Huwag mo kayong matakot, yung
FOMO, fear of missing out. Hindi po totoo yun dahil kung kakailanganin nyo talaga ang isang bagay, discounted yan o hindi, makakatipid kayo o hindi, kung kailangan nyo talaga, bibilin nyo po yan. Huwag po kayong masilaw doon sa 5, 5, 6, 6, 7, 7, hanggang 12, 12 po yan. Oo nga, tama. Meron pong sale. Dati, Radyo Man Jenny, in the old world, pag pupunta pa tayo sa department store, ang mga meron lang na sale, payday sale. Oo. Diba? Every 15th or every 30th. Eh ngayon, nadagdagan na rin yung bawat bilang ng buwan at yung petsa ng buwan na yon. Kapag magkapareho, may sale na sa mga apps. Marketing, sa mga shopping apps. Marketing strategy. So, ano? Isang paraan para makatipid. Kung talagang gusto nyo hindi makagastos unnecessarily, kung wala pa ho kayong disiplina, eh huwag nyong i-download yung mga shopping app na yan. Panghuli, Radyo Man Jenny, wala akong karapatan sabihan ng isang tao kung tama o mali yung pinaggastosan niya at dapat magtipid siya. Kasi hindi naman galing sa akin yung pere. Sana kung ang gagastos eh yung pinag-intregahan ko ng pera sa bahay ko, eh sila, kahit papano, meron na pong kahit papano power of the purse o may karapatan magsabi kung ano at saan dapat gastusan gamitin yung pera. Pero sa tagapakinig natin, wala akong karapatan sabihin kung ano ang gagastusin nyo o hindi. Pero bilang huling tip, Radyo Man Jenny, yes, ito very, very effective. Nakita ko to, walang iba kundi sa akin mismo. Dahil ako rin man po, mahilig sa unnecessary impulsive buying. Yun. Yung mga biglaang gastusin. Ako rin po, pag minsan-minsan ay na guilty sa ganyang gawain. Meron akong ginawang patakaran. Mula nitong pandemic, natutunan ko lang din at talagang isinagawa ko. Bago ako meron bilhin, Radyo Man Jenny, kasi malamang kung bibili ako ng sapatos, malamang meron naman ako sapatos dito na. Malamang hindi pa sira o pwede ko pang magamit. Pero kating-kate ako na makita at gustong bilhin yung isang pares ng sapatos na bagong-bago. Naging patakaran ko, Radyo Man Jenny, na bago ako may bibilhin na bagong gamit, kung meron na akong kapareho kasalukuyan, dapat meron muna akong madispatcha na gamit. Paano ko didispatcha? Number one, pwede kong ibenta o di nagkapera pa ako. Pangalawa, pwede kong pamigay kasi maraming nangangailangan ngayon. Eh, sabi nga nila sa English, your trash can be someone else's treasure. Correct. Diba? Yung luma nating sapatos, luma nating damit, pantalon. Yung mga ibang gamit sa bahay, yung ating bedsheet, yung ating lipro na gamit na gamit naman na natin na basa. Pangatlo, kung talagang wala ng saysay, wala ng halaga, eh itapon na natin. So, again, yes, gawin nyo pong patakaran. Parang pag kayo nag-grocery, bakit kayo bumibili ulit ng manok? Kasi wala na kayong manok dun sa bahay na iluluto nyong tinola. Bakit kayo bumibili ng itlog? Kasi wala na po kayong itlog sa loob ng refrigerator nyo pang almusal bukas. Yes. So, kung bibili kayo ng sapatos, damit, libro, relo, yung mga bagay na madalas nating binibili, whether pangangailangan o luho, gawin nyo pong patakaran. Bago kayo magdagdag na inyong bibilhin, meron muna kayong na-dispatcha. Diba? Tama, don't tama be, ano, don't be a hoarder. The clutter, sabi nga nila. Yung meron sumikat sa Amerika, si Marie Kondo. Meron siyang YouTube channel, meron din siya sa Netflix. Pinapakita niya, biro mo sa Amerika, 50 hanggang 70% ng nakatambak sa bahay pwede nang i-dispatcha, ibenta, pamigay, o itapon. Kami sa Colaico Foundation, more than 10 years ago, gumawa rin kami ng survey. Pinasok namin ng mga tahanan ng mahirap, middle class, at mayaman. Alam mo, Radyo Man Jenny, mas mahirap
mas maraming bagay sa loob ng bahay na dapat na lang. Hindi nila kailangan na pwede na nilang i-dispatch siya. Oo. Sir Arman, saan po kayo pwedeng matagpuan o makita po at masundan na ating mga nakikinig at nanonood? Go ahead po. Eh, tingnan lang nila, Radyo Man Jenny, ang ating Facebook page. Mm-hmm. Ha? I-search nyo lang po kung gusto nyo ako makita, gusto nyo mapanood, makapagtanong tungkol sa kaperahan, eh hanapin nyo lang po Coco Martin. Hindi nyo po ako makikita kapag Coco Martin ang inyong nilagay. Oh, kaya dapat po ilagay nyo na lang Peaceabilities. Peaceabilities. Oh, hindi like po ang inyong ilagay. Mm-hmm. Eh, makikita nyo puro yun doon yung ating regular na pagbibigay ng mga advice at tips tungkol sa ating pamampaghawak ng ating kaperahan. Okay. So Armin, maraming salamat and stay safe and more power. Thank you po. Maraming salamat, Radyo Man Jenny. Maraming salamat. Yan po naman ang tinig ni Sir Arman Benko, ating financial guru. Alam niyo na ha, ako natutunan ko sa kanya for today. Yung mga hindi na kailangan sa bahay, ayan, di ba, itapon na, ipamigay na. Di ba? At kung bibili kayo ng mga importante lang, yung kailangan lang talaga, ha?